Huwag ka na magtangang tumakas pa! Kahit saan ka magtago! Hindi ka sasantuhin itong bala ko! Sir, parang awa niyo na, sir. Huwag mo siyang patayin. Idol, idol, maghunos dili ka. Pag-isipan mo muna mabuti ang gagawin mo. Mr. Valmoria, nabalitaan namin yung nangyari kay Chen. Naubos sila ng mga tauhan niya. May kinalaman po ba kayo doon? Is this a transaction or an interrogation? Tama ang hinala ko. Naging drug lord si Lito dahil itinumba niya ang lahat ng kanyang kompetensya. Matinik din talaga itong hayop na ito. Pero mas matinig ako sa kanya. Importante lang ang sagot sa tanong ninyo. Meron kayong binabalak na masama laban sa amin. Meron ba? Wala naman kami binabalak, Mr. Valmoria. Negosyo lang pinunta namin dito. Pareho lang pala tayo. Lara! Mr. Valmoria, hindi niyo ba ako ipapakilala sa kaibigan niyo? Pasensya na po. Ano pangalan niyo? Mr. Solomon. Mr. Solomon, nice to meet you. Ako po si Jacob Serrano. Kaibigan ko po si Mr. Valmoria. Gusto ko lang po idiin yung concern niya. May masamang balak pa kayo sa amin. Minsan talaga padalos-dalos itong si Jacob. Pero mabuti na rin yan para makita ni Lito na handa nating proteksyonan ang ating mga kliyente kung kinakailangan. Hayop ka talaga! Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi ka makakataka sa akin kahit anong gawin mo? Gawin mo na gusto mong gawin. Patayin mo na ako! Awa na kayo, sir. Huwag mo po siyang patayin. Oo nga. Kilala ko po kayo. Alam ko, mabuti po kayong tao. Katunayan nga, ina-idol ko kayo eh. Lagi ko kayong napapanood sa balita, sa TV. Pero sir, baka naman pwedeng pag-usapan mo na kung ano po yung problema mo. Sir, malala ang pilay niya. Kailangan gamutin. Pag isang beses kapag tumakas, sisiguraduhin ko sa'yo. Kasabugi ang ulo mo. Problema ba, Renato? Well, iniisip ko pa rin na nagsayang lamang tayo ng oras sa transaction na ito. Napagod tayo sa isang kakarampot na kita. Huwag ka nang puro po na. You're our business partner. Offer a damn solution. Relax. We don't need to act like a small-time drug dealer. Sabi mo nga, matagal ka na sa negosyong ito, Lara. Hindi pa kayo lahat pinapanganak, kabisado ko na ang negosyong ito. Lito, kailangan nating magdagdag ng mga produkto para sa export sa labas ng bansa. At napatunayan namin sa iyo na kayang-kaya namin produce ng kahit gano'ng karami, kaya hindi natin magiging problema ang demand ng mga kliyente. At ang pinaka-importante sa lahat, tandaan ninyo, ay ang expansion. Kailangan nating mag-expand, hindi lamang sa drug business. Tingnan natin ang lahat ng pagkakakitaan. Smuggling, human trafficking, magpasok tayo dito ng mga dekalibreng armas. Dito sa bansa natin, tigilan na natin yung mga barya-barya, yung mga tingi-tingi na yan. Napakaraming perang nag-aabang sa atin sa labas ng bansa. Tama ka. Oras na nga para mag-expand tayo. When do we start?
May inaasikaso lamang ako sa palasyo pagkatapos niyan mag-umpis na tayo. At ang malaking transaksyon na pinag-usapan natin noon ang magiging susi dyan. Teka, kung malaman ng palasyo ang mga ginagawa mo, baka maging problema yon. Wala rin naman sila magagawa dahil ako ang nagpapatakbo ng palasyo. Ako ang pinakamalaking impluensya na katabi ng Presidente Hidalgo sa may. Sabihin na natin na hindi siya makakakilos kung wala ako. In other words, wala tayong magiging problema sa pagpapalago ng negosyo ng dahil kay Tito Ren. Aray! Aray! Huwag kang gumalaw. Tiisin mo lang ang sakit, Day, ha? Mabisa itong gamot na to. Bukas na bukas, wala na itong pilay mo. Idol, ano ba nangyari? Bakit great na great ka sa kanya? Miss, di ba pulis kayo? Eh, bakit kayo, gusto ko ipatay ni Idol? Siya ho ang tanong ninyo. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko. Eh bakit mo naman pinatay ang asawa niya? Hindi ko pinatay ang asawa niya. Nadamay ang asawa niya sa inkwentro. Kung meron mang dapat sisihin dito sa pagkamatay ng asawa niya, ikaw yun. Dahil sa mga kasalanan na ginawa mo sa batas. Kaya hindi ako titigil. Hanggat di ko nabibigyan ng katarong ng pagkamatay ng asawa ko. Executive Secretary. Major De Vela. Pasensya ka na kung nagiging makulit ako sa paghingi ng update tungkol sa paghuli ninyo kay Dalisay. Naiintindihan ko, sir. You should remember, Major, I am the Executive Secretary. So parang presidente na rin ako. I have that authority. Kaya gusto kong gawin yung lahat ng black ops kung magagawa ninyo para matugis si Dalisay. Yes, sir. Kung kinakailangan na suyurin ninyo buong Pilipinas, gawin ninyo, pasukin ninyo ang bawat bahay. May legal repercussions yan, Mr. Secretary. Huwag mong intindihin yan legal repercussion. Hindi lang naman ako Executive Secretary. Dati rin akong judge, Major. Kanya-kaya kong ikutan ang batas. And let me remind you, merong shoot-to-kill order ang grupo ni Dalisay. Kaya kung merong mang kumakanlong sa kanya, malamang mga kriminal din. So kapag natsyempohan ninyo, huwag kayong mangingimi. Patayin niyo lahat para lumutang lang si Dalisay. Hindi kayo tutugisin ng batas dahil sa proteksyon ko. All teams, get ready. Nandito na sila. Standing by. Hayaan niyo silang makapasok. Hindi lang kayong magpapahalata. Hindi natin sila palalampasin dito. Major. Checkpoint na naman. Matapos-tapos itong mga checkpoint na to. Parang masama ang kutob ko dito. Hindi na pa ako kinakabahan eh. Relax sila, Soriano. Girona, atras mo. Sir, umaatras sila! Huwag niyo hayaan baka nagpas sila! Maximin! Go! 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 General! Sir! Mga kalaban! Abante mo! Kundi masusukol tayo dito. Sige, Herona. Tama si Major. Marami na tayong pagsubok na pagdaanan. Nakayaan natin ito!
Jerome, bilisan mo! Hindi na tayo pwede mahuli. Hindi mangyayari yun. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Kailangan natin silang mapatay. At kailangan natin iligtas si Leah. Mas magiging delikado ang sitwasyon natin kapag magkakasama pa rin tayo. Kailangan natin maghiwa-hiwalay. Kailangan natin silang iligaw. Guzman, kapag nakakita kayo ng lilikuan, lumiko kayo. Iligaw niyo sila. Kopya, General. Mag-iingat kayo. Iwego yung kaliwa mo! Stay down. Ligtas si Leah.
Sabihin niyo sa kanya. Bahal ka siya. Major! Sinalubong tayo! Sige, kapante mo! Mga hayop! Lumamatay kayo! Huwag kang bibitin. Dadali kita sa ospital. Hindi, Al. Mangako ka sa akin. Ihihimok ng tawad kay Lia. Major! Man down! Nadali si Ponce! Itama si Fabia! Awaiting orders! Nandan! Harold! Doon ka muna sa labas. Bantayin mo yung gate. Baka may makaalam na nandito sila idol eh. Ah, sige po, Mount Devon. Uy! Nagsasapatos ka na! Bawal yan! May pilay ka! Okay lang to. Itiisin ko na lang. Hayaan nyo, Aling Pilar. Matigas ang ulo. Pabayaan. Paano man niya mananakit eh. Sir Cardo, pasensya na ha. Pero matatagalan ba kayo dito? Kasi parating na yung may-ari eh. Pulis yun. Baka mahuli kayo. Huwag kayong mag-aala. Aalis na ho kami. Hindi na ho kayong magtatagal dito. Ay, Idol, huwag muna. Pisan, ano ka ba? May problema na ngayong tao eh. Paalisin pa natin. Mahalaga siguro, tulungan muna natin sila. Eh, Sir Cardo, kung aalis kayo, makakalakad ba yan si Lia? May pilay siya. Nakatulong naman po yung paghihilot niyo eh. Pati pa yung paglagay ng dahon. Ang mabuti pa siguro, Idol, magpahinga muna kayo sa taas at maghahanda kami ng pagkain. May mga damit na rin doon si Kernel. Pwede mong gamitin. Ako nang bahala. O, ano yan? Pupusasan mo na naman ako? Hindi mo ba nakikita yung sitwasyon ko? Hirap na ako! Hindi na nga ako makalakad eh! Wala akong tiwala sa'yo. Kapag isang beses ka pang tumakas, tutuluyan na kita.